morning guys. Bali, marami kasi nagtatanong sa akin kung ano yung mga nagiging dahilan kung bakit na mamatay yung makina na suko. So, sa video na to, pag-uusapan natin kung ano yung mga nagiging dahilan ng mga ganung senaryo, yung pag-andar nyo tapos maya-maya biglang mamamatay. So, isa-isahin natin yung mga nagiging dahilan kung bakit namamatay yung makina. Gagawin nating sample itong Cummins engine na to. Unang-una, pag-usapan muna natin, ano ba yung mga posibleng nagiging dahilan kung bakit nagka-cutting off o namamatay bigla yung makina? Meron tayong mga engine protection. So, ano ba yung mga engine protection natin para saan? So, meron tayong engine protection, meron tayong para sa oil pressure, meron tayo sa temperature, tapos meron tayong water level. Yan. Kung equipped tayo ng hangin, meron tayong sa air pressure sensor, meron tayong ganyan. So, paano ba gumagana yung mga yon? Bakit ba nagiging, ano ba yung nagiging dahilan ba't na namamatay yung makina? So, nilagay yung mga sensor na yon para maiwasan natin yung pagkasira ng makina kagaya ng oil pressure. So, pagka bumagsak ang pressure, ang oil pressure natin, bago pa masira yung makina, papatay na niya yung makina natin. So, temperature sensor. Bago pag nag-overheat yung makina, so bago pa siya masira yung mga dumating dun sa pinaka-overheating temperature niya, papatayin na niya ng makina. So, pag namatay yung makina, ibig sabihin, hindi pa siya totally overheat, pa-overheat pa lang yun. Pinapatay na lang siya ng system. So, pagka namatay ang makina dahil sa low oil pressure, binibigyan lang tayo ng pagkakataon na para hindi talaga masira agad yung makina, totally masira. So, paano ba gumagana yung gano'n? Ipapakita ko sa inyo kung paano siya gumagana. Okay? So, meron tayo dito oil pressure sender. Ito yung oil pressure switch. Ito yung oil pressure sender. So, itong pressure sender na to, ito yung papunta ng gauge. So, ito yung papunta doon sa may timer yan eh. Papunta sa may timer na kung saan yun yung magsisignal para mag-cut off yung makina. Tapos, meron naman tayo dito temperature sender. Yan, ito yung thermos switch natin, tsaka temperature sensor. Yan. So, yung water level sensor, wala tayo. Yan. So, yung iba, pagka nabawasan yung tubig, kulang sa tubig, mamamatay din yung makina. Yan. Baka pag kulang kayo sa tubig, namamatay yung makina, yung pala kulang na kayo sa tubig, maaaring may tagas, ganyan. May tagas yung nag-uubos na talaga siya ng tubig. So, ipapakita ko sa inyo kung paano siya nag-ooperate, okay? So, i-start natin yung makina, titingnan natin kung paano siya gagana. So, yan, bali yung ma-under yung makina natin, tuloy-tuloy ang under ng makina. So, ipapakita ko sa inyo kung paano siya mamamatay, kung bakit siya namamatay. So, yung mga sensors na mga pressure switch natin na yan, mga thermo switch na yan, ano yan, normally open yan na switches. Normally open. So, bali nakaano yan sa body ground. Na once na magdikit yan, didikit siya sa ground. Magkakaroon ng ground yung timer relay natin para papatayin niya yung makina. Okay, paano ba yun? Okay. Let's say nag-stop to ano yung nasira yung ano natin. Maganda naman yung pressure ng langis natin pero namamatay yung makina. So, sabi natin nag-stop to close ang oil pressure sensor natin, oil pressure switch. So, mangyayari niyan, magko-contact yan sa ground. Tingnan niyo mamamatay yung makina. Yan, so ididikit natin, hintayin natin kung mamamatay siya yung makina niya. So, isa na rin to sa para malaman natin kung gumagana talaga yung engine protection ng makina. So, yan, namatay yung makina natin. Kasi, ang ibig sabihin nun, nag-contact yung oil pressure oil pressure switch natin, nag-contact. So, ipapakita ko naman sa inyo kung paano doon sa thermo switch. So, i-start natin uli yung makina. Start natin ko yung makina, papakita ko naman sa inyo kung paano naman sa temperature sensor.
So basta lahat 'yan naka-normally open. Ayan. So ito yung sa temperature sensor natin. So start ulit natin yung makina. Ayan. Tuloy-tuloy. So ito, ito yung sa temperature natin. Natanggalin ko. Ayan. So ibig sabihin pa rin yan, nakatanggal siya, naka-open yung switch. Ibig sabihin yan. So pagka ginround natin to, ibig sabihin, maaaring ma-overheat na. Sabi natin maaaring mag-overheat na yung makina. So mag-on yung switch. Mag-on yun. Dapat mapatayin niya yung makina. Yan. Yan yung mga safety ng makina. So mamaya, okay naman yung temperature nyo. Bakit namamatay yung makina? So, yung pala, yung thermo switch natin, naka-stuck siya sa close. So, tuwing pagpapa-under tayo, namamatay yung makina, maaaring yun lang yung nagiging problema niya. So yan, meron pang thermo switch sa... Mayroon tayong oil level sensor, sa air pressure sensor. Yan, maraming mga ganyang engine protection na tinatawag. Kaya namamatay yung makina natin. Ibang makina, mayroon pang low fuel sensor, maari or fuel regulator sensor. Yung iba, meron. So, pagka under natin at na-sense niya na mababa yung fuel pressure natin, papatayin niya yung makina. Ilan lang yan sa mga dahilan kung bakit biglang namamatay yung mga makina natin. Baka yan lang ang nagiging problema ng sasakyan nyo. So, mas magandang i-check nyo. Paano ba siya i-check manually? Bunutin nyo lang. Bunutin nyo lang yung connectors. So, ibig sabihin yun, naka-disconnected na yung ground natin. Kaya lang naman siya namamatay kasi naka-connect siya sa ground. So, i-disconnect natin siya sa ground. Pagka hindi na namatay yung makina natin, so ibig sabihin maaring tignan muna natin baka low oil pressure talaga siya or kung okay naman yung pressure ng makina, maaring nag-stack up lang yung oil pressure switch natin. So sana may natutunan kayo sa video natin ngayon. So hanggang sa mga susunod na video, abang-abangan nyo lang yung mga susunod natin video. So ngayon, kung hindi ka pa naka-subscribe sa ating channel, i-hit mo na yung subscribe button, isama mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod natin video, okay? See you sa susunod na video. Bye-bye!